Kumusta kayo? Ito na naman si Toto Jeff Mystery Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang science fiction drama film na tinatawag na Of Another Earth. Si Rhoda Williams, isang 17 taong gulang na babae, ay isang napakatalino na mag-aaral na kakapasok lang sa MIT. Nagdiriwang siya kasama ang kanyang kasintahan sa background. Isinalaysay niya na umibig siya sa space science matapos makita ang mabilis na pagkakasunod-sunod ni Jupiter sa isa sa mga larawan sa paglalakbay ng NASA. Pakiramdam ni Rhoda ay kaya niyang gawin ang anumang bagay sa mundo. Kalaunan sa gabi ay nagmamaneho siya ng lasing habang nakikinig sa radyo na nagsasabing isang bagong planeta na may sarili nitong buwan na kapareho ng Earth ang lumitaw sa solar system. Ang mga siyentipiko ay nalilito sa planeta dahil walang nakakita sa pagdating nito. Hinihiling ng radyo sa mga manunood na tumingin sa hilaga upang makita ang planeta na malinaw na nakikita mula sa Earth. Isang lasing na si Rhoda ang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan habang nagmamaneho ito ng napakabilis. Sa isang lugar na malapit sa isang pamilya ng tatlo ay nasa isang kotse na nakaparada sa tabi ng kalsada. Pinangalanan ng bata ang kanyang robot na Bob at tinatawanan siya ng mga magulang habang nag-uusap sila. Nalaman naming buntis ang ina. Naputo lang kanilang pag-uusap nang tumama ang kotse ni Rhodes na nagdulot ng isang malalang aksidente. Siya ay nasugatan ngunit may malay. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at pumunta sa kabilang sasakyan upang makita ang mag-asawa na walang malay na hindi alam ang gagawin. Tumingin siya at kinikilabutan, nang makita niya ang batang lalaki na walang buhay na nakahandusay sa lupa. Naghay ang mga siren ng pulis sa dikalayuan at ang screen ay naging itim na nagpapakita sa amin ng bagong natagpo ang planeta sa dikalayuan. Ang isang clip ni Rhoda sa isang selda ay ipinakita na siya ay naaresto pagkatapos ng kaganapan. Ngayon ay 4 na taon na ang lumipas. Sinasabi sa atin ng isang ulat ng balita na ang Earth 2 ay mas malapit na ngayon sa Earth at tila isang eksaktong replika ng Earth sa hitsura nito. Madali na itong nakikita mula sa ibabaw ng Earth. Ang istruktura ng mga kontinente at karagatan nito maging ang mga lungsod at bayan nito na nakikita mula sa teleskopyo ay tila magkapareho sa Earth. Sinubukan ng mga siyentipiko na magpadala ng mga signal ng radyo sa planeta at nakatanggap ng isang senadoryas pabalik gayunpaman hindi nila ito matukoy. Ang ilang mga siyentipiko ay hindi man lang naniniwala na ang planeta ay umiiral at naniniwala na ito ay isang cosmic mirror na sumasalamin sa imahe ng Earth mismo. 4 na taon pagkatapos ng aksidente ay nakalabas si Rhoda sa bilangguan. Siya ay lumabas sa unang pagkakataon at dumating ang kanyang mga magulang upang sunduin siya. Habang pinag-uusapan ang pangalawang planeta, binanggit ng kanyang kapatid na lalaki ang isang patimpalak sa sanaysay na itinataguyod ng milyonaryo na negosyante na si Keith Harding, na nagpopondo sa pinakaunang spaceflight sa Earth na nagbibigay siya ng libreng tiket sa sibilyan na may pinakamahusay na motibasyon na sumali. Umuwi si Rhoda at tinitingnan ang kanyang mga gamit sa kanyang silid. Hindi na niya nararamdaman ang taong dati at hindi na niya gusto ang kwarto. Tumingin siya sa labas ng bintana at nabighani na makita ang pangalawang Earth sa kalangitan. Pagkatapos ay kinuha ni Rhoda ang kanyang laptop at nalaman ang tungkol sa pakikipagsapalaran ng United Space sa programa na napag-usapan ng kanyang kapatid kanina. Para manalo ng civilian ticket, kailangan niyang magsulat ng isang sanaysay tungkol sa dahilan ng pagnanais na pumunta doon at isumite ito. Nakatitig siya sa laptop pero wala siyang tinatay. Pagkatapos ay dinadala niya ang lahat ng kinakailangang gamit niya sa bahay ng kanyang atik at idineklara itong kanyang bagong silid. Natutulog siya sa isang kutsan at idinikit sa dingding ang larawan ng kalangitan sa gabi para palamuti. Kinabukasan, pumunta si Rhoda sa isang opisina ng pagtatrabaho upang maghanap ng trabaho bilang isang dating convict. Hindi na siya makakapasok sa MIT at hindi siya kukunin ng ibang mga kolehiyo. Ang ginang sa opisina ay nag-aalok sa kanya ng trabaho ayon sa kanyang mga kwalifikasyon. Ngunit pinipilit ni Rhoda na makakuha ng trabaho na hindi nangangailangan na makipag-usap siya sa sinuman. Nakakakuha siya ng trabaho bilang janitor sa dati niyang high school. Nagsisimula siyang magtrabaho bilang janitor. Kinabukasan at mukhang hindi galit sa trabaho niya. Eksaktong 4 na taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang aksidente. Pumunta si Rhoda sa intersection kung saan naganap ang nakamamatay na insidente at tumingin sa paligid. Maya-maya lang ay may humantong sasakyan sa malapit at lumabas ang demand mula rito. Naalala ni Rhoda na lalaki ang nakita niyang lalaki sa loob ng kabilang sasakyan. Nagulat siya dahil inisip niya na pinatay niya ang mga ito on demand na nagpapanatili ng isang robot na laruan sa pool na malapit sa memorya ng kanyang anak at pinalayas. Pabilis na umuwi si Rhoda at hinanap ang case sa kanyang laptop. John Burroughs pala ang pangalan ng lalaki.
Parehong namatay ang kanyang asawa at anak sa aksidente sa sasakyan, ngunit siya ay nakoma makalipas ang ilang taon. Nagising siya at namumuhay ng mag-isa mula noon. Sa karagdagang pananaliksik, nalaman niya na huminto siya sa kanyang posisyon sa Yale Music Faculty. Isinulat niya ang kanyang address at pupuntahan niya ito sa susunod na araw. Hindi alam ang gagawin. Tinitingnan niya ito na umiinom sa kanyang magulo na sala sa pamamagitan ng bintana sa gabi ay manyeb at malamig. Isinulat ng kanyang pagkakasala at makita si John sa ganoong kalagayan ay nababagabag si Rhoda. Naglalakad siya sa niyebe na dahan-daang naghuhubad. Sa huli ay nahiga siyang nanginginig at hiyubot-hubad. Nagiging asul ang kanyang mga daliri dahil sa hypothermia, at tumingin siya sa earth habang nakahiga siya sa lamig. Nagiging itim ang screen. Sa sumunod na eksena, nakatira siya sa isang hospital bed. May nakahanap sa kanya at nagligtas sa kanya mula sa lamig. Ang kanyang mga daliri ay nasugatan ngunit wala siyang anumang nakamamatay na pinsala. Pag-uwi niya, sa wakas ay sumulat siya ng isang sanaysay upang mag-apply para sa ticket upang bisitahin ang Earth. Sa sanaysay na binanggit niya na ang mga madmen outcast na mga ulila ay sumailalim sa lahat ng mga bagong eksperimento sa nakaraan at hindi ang mga maharlika ng lipunan. Kaya naman ang pagiging isang felon. Naniniwala siya na siya ang pinakamahusay na kandidato para sa ganitong uri ng eksperimento. Masarap ang pakiramdam pagkatapos niyang isumite ang kanyang sanaysay. Pumunta siya sa isang grocery para kumuha ng mga candy kung saan nakilala niya ang kanyang nobyo sa high school na kasama niya sa party noong gabi yun. Sinabi niya sa kanya na nakapasok siya sa paaralan ng negosyo at ipinakilala siya sa kanyang kasintahan. Siya ay kumilos na kakaiba at awkward nang sabihin sa kanya ni Rhoda na nagtatrabaho siya bilang isang janitor. Nakaramdam ng kahiyan kung saan siya dinala ng buhay, lumabas siya ng tindahan ng walang mga candy. Alam ni Rhoda na hindi siya makontento hanggat hindi siya humingi ng tawad sa pagsali kaya't muli siyang pumunta sa bahay nito. Kumakatok siya sa pinto ngunit mas nangingibabaw sa kanya ang kaba, sa halip na sabihin sa kanya na siya ang pumatay sa kanyang pamilya. Nagsisinungaling, siya at nagpanggap na isang katulong na ipinadala ng mga serbisyo sa paglilinis ng dalaga ng Haven para sa isang libreng pagsubok. Si John, na ilang buwan nang nakatira sa lugar na hindi naglilinis nito ay tinanggap ang alok at hinayaan siyang maglinis ng bahay. Masyadong malalim si Rhoda sa kasinungalingan, kaya sumama na lang siya. Nagsimula siyang maglinis at napansin ni John na nagsisiyasat siya sa isang teleskopyo na nakahiga sa isa sa mga silid nang matapos siya. Iniimbitahan siya ni John, na hindi kilala sa kanyang pagkakakilanlan, sa susunod na linggo na maglinis muli ng bahay. Tumipas ang linggo at nagsanay si Rhoda na sabihin kay John ang totoo. Gayunpaman, kapag siya ay kumatok sa kanyang pinto siya ay kinuha ng kaba muli. Kaya't muli niyang nililinas ang kanyang bahay at hindi nagsasalita. Nagsisimula siyang pumunta sa kanyang lugar bawat linggo. Gayunpaman, halos hindi siya kinakausap ni John. Isang gabi si Rhoda at ang kanyang pamilya ay nanood ng isang live na broadcast ng isang siyentipiko na sinusubukang makipag-ugnayan sa isang tao sa Earth upang matagumpay niyang natanggap ang isang senyales ng isang tao na nagsasalita at ito ay lumiliko na ang taong nagsasalita sa kabilang dulo ay ang siyentipiko mismo mula sa kabilang planeta. Mayroon siyang eksaktong kopya sa bawat aspeto, parehong pangalan, petsa at lokasyon ng kapanganakan. Maging ang trabaho at mga alaala ng pagkabata ay magkatugma, nagmamasid ang buong mundo sa pagkamangha. Ngayon lahat ay naniniwala na ang Earth ay isang salamin na planeta na may parehong mga tao. Ang balita ay naguguluhan kay Rhoda at lumabas siya ng kanyang bahay upang tingnan ang planeta at ang buwan nito. Ang balita ay lumikha ng isang malaking debate kung ano ang maaaring totoo at kung ano ang kasinungalingan. Itinuro ng mga physicists na ang Earth 2 ay isang mirror planet na eksaktong kopya ng ating Earth, kasama ang lahat ng mga tao nito. Ang ilan ay naniniwala na maaari naming makilala at makipag-usap sa aming eksaktong kopya ng isang tao na maaaring magkapareho ngunit ang kanyang buhay ay naiiba. Sina John at Rhoda ay may iisang interes sa agham sa kalawakan. Inalok niya si Rhoda na gamitin ang kanyang teleskopyo at pumayag siyang maglaro ng mga video game at tila nagkakaroon ng isang uri ng relasyon sa isa't isa. Inalok ni John si Rhoda ng sasakyan pauwi. Tumaan ang mga araw at mas naging close sina John at Rhoda. Isang araw dumating sila sa paksa ng unang ekspedisyon na planong pumunta sa Earth upang sabihin sa kanya ni Rhoda ang tungkol sa sanaysay na kanyang isinumite ngunit si John ay may pag-aalinlangan tungkol sa ekspedisyon. Iginit niya na ang sangkatauhan ay hindi handa na tanggapin ang realisasyon na sila ay hindi na natatangi. Dahil naniniwala pa rin sila na sila ang sentro ng sansinuko. Biglang nabalisa si John nang malaman niyang naglabas si Rhoda ng sweater na pag-aari ng kanyang asawa.
Galit niyang hiniling sa kanya na umalis sa isang programa sa radyo na nagsasahimpapawid ng isang debate at nagbabala tungkol sa mga potensyal na panganib ng Earth sa ilang mga tao na naniniwala na dahil ang mga tao sa mundo ay may katulad na akses sa amin sa mga armas at may kainahinalang kalikasan, may mataas na posibilidad ng isang digmaan na nagaganap sa pagitan ng mga planeta. Rota ay umuwi sa kotse ni John na nakaparada sa tabi ng kanyang tahanan. Nandyan siya para humingi ng tawad sa kanyang inasal ng maagang sabi sa kanya noong una, ngunit pagkatapos ay hiniling nito sa kanya na huwag makipagkita. His ventures. Makalipas ang ilang araw ay sumulat ng isang hearsay scientist's theory sa isang telecast na sinasabi niya na ang mga tao sa Earth 2 ay may parehong salamin na buhay gaya ng sa ating mundo hanggang sa ito ay makita ng ating planeta. 4 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng kaganapan, bahagyang nagbago ang buhay ng mga tao sa kanilang pagkilos at marahil sa kanilang kinabukasan. Naniniwala na ngayon si Rhoda na ang kanyang sarili na salamin sa kabilang planeta ay maaaring hindi naging sanhi ng aksidente. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni John, dala ang flight ticket, ngunit hindi siya pinagbubuksan ng pinto. Gayunpaman, desidido si Rhoda kaya't pumasok siya sa kanyang bahay sa pamamagitan ng bintana nang makita niyang hindi makontrol ni John ang kanyang tuot at sinimulang sakalin siya upang magpumiglas ng ilang sandali hanggang sa mapalaya siya nito. Bumangon siya at sinabi sa kanya ang tungkol sa teoryang narinig niya. Sinabi niya na ang aksidente ay maaaring hindi nangyari at ang kanyang pamilya ay maaaring buhay pa. Iniwan ni Rhoda ang ticket para sa kanya na nagsasabi na mahahanap niya ang kanyang asawa at anak sa Earth. Sa ibang pagkakataon ay bumalik si Rhoda sa kanyang normal na buhay. Pagkatapos ng kanyang paghingi ng tawad kay John, mas gumanda ang kanyang mental health. Papaalis na ang space shuttle. Nang makita ni Rhoda si John sa isang panayam, lumalabas na tinanggap niya ang kanyang alok at pupunta siya sa Earth hanggang 4 na buwan pagkatapos lumipad ang unang shuttle. Naglalakad si Rhoda pauwi mula sa trabaho nang matigilan siya nang makita ang sarili mula sa lupang dalawa sa kanyang harapan. Natapos ang pelikula nang magkatitigan ang dalawang magkaparehong Rhoda.